What's up mga tomboy, it's your boss B. Once again, nagpagpasensya niyo na ang boses ko at ako ay medyo sinisip ko na hindi ko malaman dahilan. Sobra sa inom ng malamig na tubig. Ayun. Nung nag-shoot kami ng katarata nila Ace, ay nag-usap kami na isang vlogger na si Esther na mag-collab kami. Pero dahil nga lockdown, ginawa namin virtual yung collab namin. Bale, nag-send ako sa kanya ng 5 tanong para sagutin. Tapos nag-send din siya sa akin ng 5 tanong para sagutin ko. Umpisa na natin. First question is, do you believe in love at first sight? Ako, naniniwala ako sa love at first sight. Kasi, para sa akin, lahat ng tao na in love. Lahat ng tao ay dumadating sa sitwasyon na yun. Dapat natin maramdaman yan. Masaya yung feeling ng na love at first sight ka. Yun. Next question natin ay, when's the last time you had a deep talk with your parents? Yun, medyo matagal na igawa ng or no, 2017, syempre nag-abroad ako, uwi ko. Hindi ako dito nakatira, tapos ilang days lang, tapos nag-apartment ako. So, parang wala eh. Wala, siguro mga ano yun, 2014 pa yun. Ngayon wala eh, parang medyo ano, busy kasi. Next question po natin. Do you think whatever you have now is enough? Sa tingin ko, kung ako yung tatanungin, okay na ako. Okay na ako talaga. Pero sa ibang pananaw, kung sisilipit, kung titingin ka sa buhay ng ibang tao, parang kulang, simple and liit, ganito lang, simple lang, maliitan na business lang. Para sa akin, enough na to. Sapat na to. Pero, minsan kasi, nagdedepende tayo sa pananaw ng ibang tao or sa paningin nila. Sa paningin nila, dun tayo nakatingin minsan. Kaya, yung iba nakakaisip na hindi pa pala sapat. Kailangan ko magsikap, kailangan ko mag-push ng lifestyle ko para sa self-growth pa. At mas maraming subscriber sa akin si Esther D. Please subscribe Esther D on YouTube. Makikita niyo siya dito. Next question natin is, have you ever cheated? Hindi naman walang nga yung tanong mo sa akin, Esther. Ang babait yung tanong sa iyo. Oo naman, oo. Nung saraulo pa ako ng college pa ako. Siyempre, parang hindi pa nagseseryoso eh, laro-laro pa nun. Kaya, yun, mga ilang beses din yun. Ilang beses ka rin ginawa, tapos nung katrabaho ko, pero wala na yun, noon pa yun, ngayon hindi. Para sa last question ay, what do you regret the most? Siguro yung hindi ko nakuha yung course na gusto ko. Yun talaga. Kasi mahina pa, isip bata pa kasi ako nung panahon na yun eh. Siguro, ang pinanghihinayang ako na hindi ko nakuha yung course na gusto ko nung college. Gawa ng, syempre, nabuhay lang ako nun sa varsity lang. Tapos, yung course ko ay pang 2 years lang. Which is, dapat talaga ang course na gusto ko ay mass comm. Pero, hindi nga kaya. Kaya, doon ako nauwi. Yun, pero ano yun eh. Kumbaga, hindi ko nga siya nakuha. Siguro kung hindi ko siya nakuha, hindi ako maging photographer ngayon. Hindi ko maiisip mag-business. O kaya hindi ko maiisip na nga maganto, mag-freelance. Kasi, syempre nga naman, karaniwan naman na nagtatrabaho, ay ang gusto nila ay makuha yung trabaho base dun sa inaral nila. Kumbaga, hindi sila underemployed. Kaya yun, ayun yung pinanghinayang ko. Sayang, pero wala, ganun talaga ang buhay. Pero okay naman ngayon, freelance. Andun pa rin ako, photojournalism. Parang ganun din. Kaso event lang.
So hey there guys, it's Megan Esther and welcome to my YouTube channel. So for this video is gagawa tayo ng video collaboration. Ayon, and itong video collaboration na to is magsasagot lang tayo ng 5 question na binigay ni Kuya Brian sa atin. So ayun na nga. Sorry sa background noise kung meron man kayo naririnig na something na music kasi nagpapatugtog yung kapitbahay and wala tayong magagawa doon. So ayun na nga, sana naririnig niyo ako. And meron ako dito ko sinulat yung mga tanong or yung 5 tanong na yon. Ngayon sobrang short video lang nito kasi sasagutin lang naman natin siya. So ayun na nga, let's start. So first question is Esther 10 years from now. So nakikita ko yung sarili ko 10 years from now. Of course, successful YouTuber. So, yun, kiniklaim na natin yon. And, siguro, sa ngayon kasi gusto ko maging artista or maging model, ganun. So, for me, 10 years from now, makikita ko yung sarili ko na successful YouTuber at artista or model. Ako naman pagka nagkakagusto ako, so, yun, ginagawa ko naman yung best ko, ginagawa ko naman yung part ko, hindi naman ako yung bastang, gusto ko lang maging successful YouTuber, tapos wala naman akong ginagawa. Gusto ko lang maging artista, tapos hindi naman ako gumagawa ng way para makuha ko yung gusto kong yun. So, ginagawa ko naman yung best ko, and yung part ko, kapag nagkakagusto ako. So, ayun. Next question is, career or studies and why? Career or studies and why? For me, ang pipiliin ko is both. Syempre, parehong mahalaga yon. So, wala tayong dapat piliin doon. Ay, mali. Wala. So, syempre, wala tayong pwedeng iwanan doon sa dalawang yon. Kung career ba or studies. Kasi kung kaya mo naman pagsabayin, bakit hindi mo gawin, di ba? So, ako kaya ko naman siguro gawin yung pagba-vlog and yung pag-i-study. So, bakit kailangan may iwan ako? So, pareho ko silang pipiliin and pareho ko silang gagawin. Kung kaya ko naman mag-aral habang nagba-vlog or gumagawa ko ng way para makuha ko yung sa tingin ko is career ko, then yun, gagawin ko sila pareho at sabay. So, number 3 question is yung things you want to change in YouTube. So, ayun, actually, sobrang tagal ko itong pinag-isipan. Kasi parang wala naman akong gustong baguhin sa YouTube. Siguro, ayun na lang yung, sana may mga notification kung sino yung nagla-like and nagdi-dislike ng videos mo. Kasi, di ba meron dyan, makikita natin na, dinislike niya yung video ko. Tapos, titingnan ko yung wall niya. So, malay mo, meron siya dun na videos na nasha-share niya kung ano ba yung ayaw at gusto niya at kung ano ba yung tamang pagbi-video at hindi pagbi-video. So, maybe malaman natin kung ano ba yung gusto nung taong nagdi-dislike sa'yo and kung ano pa ba yung mga dapat mong i-continue at mga gusto nung taong nagla-like nung videos mo yon sa YouTube. So, yun lang siguro yung gusto kong baguhin sa YouTube. Next naman is goal for parents. So, yung goal ko para sa parents ko ay siguro yun na lang yung matupad ko yung mga gusto niyang gawin para sa parents din ni mama. Kunwari ako, gusto kong gawin yung yung pinangako ni mama na gagawin niya kay lolo. Syempre, pinangako niya kasi alam ko may isa sa mga pinangako ni mama sa lolo ko yung i-drive niya ng pagda-drive niya ng motor si lolo sa Jaka or which is sa isang meron kasing Jaka tinatawag or yung isang lugar na open area. Sa ngayon parang private area na siya na parang alam niyo yung golf area, yung parang open area ganun. Tapos pinangako niya daw kay lolo na gusto niya ipag-drive doon si lolo. Kaso na-stroke nga si lolo. Then ayun naman si mama masyado na siyang matanda para mag-drive ng motor and hindi niya na kayang gawin 'yon para kay lolo. So ako na anak ni mama, gusto ko na gawin kay lolo yung kung ano yung pinangako ni mama sa kanya na hindi na kayang gawin ni mama. So, ayun na lang siguro yung goal ko para sa parents ko, yung tuparin yung mga pangarap niya or mga gusto niyang gawin na hindi niya na kayang gawin dala ng edad at ayun, ng ability niya. Next is favorite part of being you. Siguro, ito talaga yung pinakagustong gusto ko sa akin kasi ito rin yung lagi nilang pinupuri
sa akin or lagi nilang napapansin, lagi nilang parang ina-approach sa akin na lagi nilang sinasabi na ano na ang galing ko daw makisama. Yung alam niyo yung ano, ako kasi kaya ko makisama sa mga bata, kaya ko rin makisama sa ka-age ko, kaya ko makisama sa mas matanda sa akin, kaya ko makisama sa mas matatanda pa sa atin. Ganun. So parang yun lang, madali lang makisama. Yun yung nagugustuhan ko sa sarili ko, yung parang wala akong kahirap-hirap makisama sa ibang tao, ganun. So parang kaya kong makisabay kung ano yung trip mo, maliba na lang kapag ka, tingin ko nakakawalang respeto na yun. So, syempre, alam ko pa rin kung paano lumugar. So, ayun lang siguro. And, ayun na yung pang last question. So, wala na akong sasagutan. And, sana nasagutan ko ng maayos yung mga tanong na binigay sa akin ni Kuya Bri. So, yeah. That's it for this video. So, ayun na nga. Tag 5 question na kami ni Esther D. Kaya, doon na nagtatapos. Please don't forget to like, share, and subscribe. Boss B Vlogs on YouTube. Thank you so much, mga tomboy.